mga farmers! Welcome back to my channel, Salonica's Farm. Hi mga farmers! Yeah, nandito ako ngayon sa farm ngayong araw. At sa video na to, may share lang ako sa inyo na idea na na-invento ko na naman. Siyempre, lahat naman ng mga idea na tinatry ko dito sa farm sa mga alaga ko. So, sinishare ko naman lahat sa inyo. So, ngayon, magpapakita ko sa inyo ng mga battery cages type ko na mga kulungan at kung saan ko ito po nawesto. So, sa paraan na to, marami tayong magiging benefits. So, benefit sa manok, benefit sa saging, at syempre, benefit sa akin. So, hali kayo mga ka-farmers, at ngayon lang ako ulit naka-vlog dito sa farm dahil lagi tayo nandun sa bagong babuyan na free range area. Lagi tayo nandun sa Rhode Island Red na mga open free range area din natin dito sa manukan ko sa bahay. So, ngayon lang ulit ako nakapag-content dito sa farm. At so, nakita naman ninyo ang gaganda ng mga tubo ng saging. So, konti na lang rin yung mga baboy ko dito dahil nailipat na yung ibang inahin. So, natira na lang dito mga baboy is yung mga dumalaga na ready to anak na rin sila. So, siguro gagawin ko na lang ng content yan. At ngayon, mag-focus muna tayo dito sa mga idea ng mga manok na... So, ngayon, mag-focus muna tayo dito sa aking idea na ipapakita ko sa inyo ngayon. At let's go, samahan niyo ko. So, ito yung mga battery cages na sinasabi ko, mga farmers. Ito yung tinatawag na battery type battery cages. So, ibig sabihin, mga box lang siya at yung mga manok is tabi-tabi. So, nakikita nyo naman sa screen. At ito ay na-order ko lang to, nabili ko lang to sa mga gumagawa ng mga cages kasi mas makakatipid kung bibili na lang kasi sa magpapagawa pa tayo ng mga ganito kasi i-welding pa yan tapos bibilhan mo pa ng materyales. So, ganun din mga farmers kung papagawa natin. So, doon na lang tayo sa nagtitinda na mismo. So, baka makatipid-tipid pa tayo. So, bakit nga ba ako nagbili ng mga ganitong klase ng mga kulungan? Dahil ako naman ay sanay sa mga free range sa free range ang mga manok. So, later sasabihin ko sa inyo kung bakit. At puntahan na natin muna mga farmers yung aking ang mga At puntahan muna natin mga farmers yung mga alaga kong mga manok dito na meron ng laman yung mga battery cages type natin at makita din ninyo yung mga laman ng manok nito. So, tara. Isa ka na ba sa naglalaro nitong sikat na game sa social media na kung tawagin ay Minds Game? So, nilalaro ko ito at may nabuo akong strategy na 10 piso ko ay pwedeng maging 1,000 pesos. So, ito, panoorin nyo ang aking laro. Pattern ko na box. So, yan. Nabuo ko na sa lahat. Ayan, kitang-kita ninyo. At yung 10 pesos kong bet ay naging 953 pesos. Ayan. So, pag cash out ko yan, yung balance ko na 1,600 to cash out. Ayan. So, naging 2,500 na yung pera natin. 2,555 pesos. Ganun lang kadali, guys. So, yun. Nabuo ko na yung aking pattern na box. At yung 10 pesos ko naging times 95.37 sa 16 hits. So, kung mapansin nyo, yung mga bumps na sa loob lang siya ng box kung saan ang target ko is mabuo yung outer box. So, ang 10 pesos ko naging 1,000 pesos. So, ganun lang kadali laruin ang Minds Game. So, syempre, maliitan lang ang taya natin. At syempre, enjoy-enjoy lang kapag wala tayong ginagawa. Pwede natin pagpalipasan to ng oras. So, kung gusto nyo maglaro nitong nilalaro ko na Minds Game, meron link sa video description at pwede kayo mag-register para makapaglaro rin kayo nitong Minds Game. So, yan mga ka-farmers, makita naman ninyo, alam nyo na alam naman ninyo yan kung matagal ko na kayong viewer dito sa aking vlogs. So, alam naman ninyo na itong farm natin is punong-puno ng saging. So, meron tayong tanim dito na around, kulang-kulang nasa 2,000 saging yung tanim natin dito. Dito sa farm, maganda dito kasi halo-halo yung saging natin dito. Meron tayong cardava, may lakatan, may kinse-kinse, may tundan. So, iba't ibang klaseng variety dito. So, itong farm kasi nilaan ko rin to para sa pang-sariling kain lang rin. So kunwari may bunga na ready to harvest, so kainin na lang namin dito. Pero syempre pag nagsabay-sabay na yan, so sama-sama na yan sa pagbenta. Pero ngayon paunti-unti pa lang naman yung pagbubunga at saka pag-harvest natin dito. So napapakapakain muna natin dito sa farm. So ayan. Let's go. Punta na natin yung ating battery cage type na may manok at kung bakit ko siya ginawa sa ganitong idea. So, ito ang kelso natin. Nakalagay dyan, kelso. Okay. Meron pa kami dito ngayon.
Yung sinasabi ko sa inyo, pag meron kami maliliit na harvest, kinakain namin yung mga saging. So, pamerienda sa mga tao dito sa farm. So, masarap to. Dungag, saba, or si saging na tawag dito. Saging na sinaing, tawag dito, sinaing sa Bisaya. So, kung sa Tagalog man, ay nilagang saging. Sarap. So, mas masarap kung may ginamos. So, alam na mga Bisaya yan. So, mapansin nyo, dito banda mga farmers, yung land dito pababa. Kasi yung baba niyan, yung pond na pina-excavator ko or pinahukay ko. Don't talk when your mouth is full. So, yan. Pag ganyan yung lupa inclined, so, tara, punta na tayo dito. So, ito. Kinahin natin ito. Yan. Kain mo na. So, ito mga farmers, pakita ko sa inyo itong unang kulungan natin. May laman na ito na manok. Ayan. So, mga palahin na natin itong mga manok ko ito galing sa mga in-incubate ko. So, mga na ito, 1 to 3 months. So, mga ang edad dito mga manok dito, 1 to 2 months. Gaya, mga 2 months up. So, ayan, makita mo. So, yan yung sinasabi ko sa inyo mga farmers na battery cage type. So, ang manok ay nakakulong lang sa loob ng kulungan. So, yan. Meron din silang pakainan. So, ito yung pakainan nila. Gawa lang sa hinating PVC na tubo. At meron na rin yung saluhan dito. Meron na yung saluhan ng... design na siya para talaga sa ganitong klase. So, ayan. No, meron na siyang saluhan ng pakainan. Tapos, once naman na pwede nyo gamitin dito sa mga nag-iitlog ng mga manok. So, yan. Meron na siyang gulungan ng... itlog if ever gusto naman ninyo na lagyan to ng mga paitlogin. So, gugulong lang yung itlog dito. So, pwede na nyo nang harvestin yan. So, ayan. Yung una natin, konti pa lang to nilagay ko. So, yan yung mga manok na nakalagay dyan. Ayan. So, ayan. Ganito lang siya. Tapos, nilalagyan ko siya ng palandong lang na ito, mga saging na dahon. Tapos, ganyan lang siya i-open. Yung pinaka, buha kong isa. So, ayan. Yun yung mga nakalagay dito manok. Ganito lang yung laki. Maliliit pa sila. So, dito ko muna sila nilalagay sa battery cage type. So, para matutukan din yung pagkain nila at hindi sila gala. So, kasi pag naka-free-range kasi, gala-gala sila, hindi nakakakain ng ayos. So, maganda rin yun sa manok kasi natututukan sila sa kain, hindi sila magkakasakit din. Hindi sila prone sa sakit dahil hindi rin sila nakakakain ng kung ano-ano sa labas. So, yun. So, ayan, nakita ninyo yung saging. So, ayan yung saging na natin. Pinuwesto ko to dito. So, ang dahilan, dahil para yung mga ipot nila, so, ayan, makita ninyo sa baba, yung mga ipot nila, magiging silbing pataba na sa ating sagingan. So, pakita ko sa inyo yung mga ipot. Ayan. Ipot or chicken manure. Ayan. So, makita ninyo yan mga farmers. Napakaganda niyan sa saging. Ayan. Ayan ang mga ipot nila. Puno na ang ite. Ite, kung tawagin yan dito sa Bisaya, ite. So, ilang piraso lang to. Apat na manok lang. Pero ganyan kadami na agad yung inipot nila. So, yan. So, tara, dito tayo sa pangalawang kulungan. So, tara, dito tayo sa pangalawang kulungan. So, ito yung nakita ninyo. Ang kagandahan din ito, kapag umulan siya, kunwari umulan, babagsak yung tubig, papaganto, dudausdos. So, yung pinaka-ite or yung tain ng manok, aagos lang yan dito sa pababa ng saging. So, hindi na natin kailangan maglagay ng battery cage na tabi-tabi papaganon. So, isa lang sa taas is okay na dahil kung uulan man siya, dadausdos lang at mapapatabaan na rin yung ibang saging sa baba. So, kaya hindi rin siya sobrang gastos na sabihin nyo na, ay sayang naman yan, ang daming kailangan mga kulungan para mapatabaan lahat ang saging. So, hindi na kasi kahit isa lang sa isang line, pwede na yan. So, ito yung pangalawa. So, ito naman yung pangalawa nating kulungan.
So ito, mga palahin na rin natin yan. So ganun din, may mas marami ditong laman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So meron tayong total of 9 manok dito. Tapos sa isang cage pala, siguro kasha kung ganitong edad, kasha mga, di ba, hanggang sa 6. O para hindi sila masyadong crowded, 5 to 6 isang division. Pero kung gusto nyo na mas marami, pwede kasha dito 10. Pero syempre, kailangan hindi sila sobrang dikit-dikit para maiwasan din yung pagkakasakit. So ito na pala rin yung mga Madre de Agua natin. Yan, malalaki na rin yan. So isa rin yan sa pakain sa ating manok tsaka sa baboy. So lahat yan, may intercrop ako ng Madre de Agua dito sa baba ng mga sagingan para pwede rin siyang ma-harvest para maging organic pakain sa ating mga alaga sa farm. Okay, kuha ko isa. Makulit kasi, ayaw magpahipo. So ayan, palahi ko na ito mga farmers, ayan, sa mga manok ko dito sa farm. So ako na rin po yung nag-breed dito, ako na yung nag-incubate, ako na rin yung nag-opisa, ako na rin nagpalaki. So diba, magandang klaseng manok rin siya. So laking tulong to. Tara, abang ko na. Tulong nito yung sinabi ko kanina sa inyo sa intro na benefit sa manok, benefit sa akin at saka benefit sa sagingan. So ang kagandahan nito na pinuwesto natin sila dito sa ilalim ng sagingan, yun nga dahil ang ipot na ang kapal, kung makita nyo ayan ang dami dito kasi ilang piraso to. So napakaganda nito bilang pataba sa sagingan. So dahil napakamahal din ang abono ngayon, Diyos ko, hindi ko na ma-carry. Grabe ang abono na urea tsaka 14 kasi yung gamit natin, nasa 2,000 mahigit talaga yung presyo ng isang sako. So syempre yung saging dapat alaga yun sa abono. So kung hindi ka iisip ng ikakatipid mo or ikaka-alternative na paraan para makatipid ka sa pag-aabono, so talagang mahihirapan tayo dito sa sagingan dahil pag bumunga maliit, so dapat ma-maintain natin na maganda yung bunga ng saging. So yun yung naisip ko na bakit ba hindi ko na lang gawin to. Dahil kung nakalagay lang sila sa kulungan na mga kahoy, hindi naman yun nalilipat. At ang kagandahan nito sa battery type cage, malilipat mo sila kasi nabubuhat yan kahit saan mo sila. Kunwari, punong-puno na ipot dito, pwede mo sila ilipat sa space na wala pang ipot. So, tapos kagandahan kasi dito sa lupa ko sa farm, tsaka sa iba kong sagingan, inclined yung lupa. So, yun nga, dadaus-dus lang once na umulan. So, ayun yung benefits niya sa saging. Makakapagbigay tayo ng magandang abono dahil fresh na ite or tae na manok yung maibibigay natin sa ating mga saging. Makakatipid ako. Siyempre, ang benefit sa akin, makakatipid naman ako sa abono. So, at makakatipid tayo sa mga saging at magiging maganda yung ating puno once na maganda yung pataba na ibibigay natin. So, yun naman yung benefits sa akin. At ang benefits naman sa manok, so ayan, mapapakain sila ng maayos, matututukan sila sa pagpapatuka. At if ever meron magkasakit, mabilis makita dahil kung may sipunin dyan, madaling gamutin kasi sama-sama lang sila. Hindi kagaya ng pag naka-free range, yung mga manok pag nagkasakit, hindi mo mapapansin kasi kawala lang. So, mahirap gamutin hanggang hindi mo mapapansin, maghahawa-hawa na. So yun yung kagandahan sa tatlong benefits na naisip ko dito sa paglalagay ng battery cages type dito sa ilalim ng sagingan na talagang magandang gawin at lalo na sa mga sagingan kung malalaki. So tinry ko muna siya dito sa farm dahil medyo maliit lang yung area ko dito sa farm. So sabi ko, try ko muna dito para pag okay, so mag-i-invest ako ng mga kulungan sa ibang sagingan ko na mga sa 10 hectares sa marami kong tanim na saging. So para maging ganito rin yung design at maging patataba yung mga saging natin at hindi rin ako mahirapan sa pag aalaga ng mga manok kasi naka battery type na. So yun, meron pa tayo dito isa. So ito rin pangalawa at punta natin itatlong cage. So, ganun din, sa ilalim din siya ng saging. At ito yung mga manok. Pakita ko sa inyo yung mga laman ng mga manok dito.
So, yan. Mga palahi ko na rin to, mga farmers. Yan. Tatlong manok. Ikatlong kulungan. Tapos, nakita naman ninyo yung tae. Ayan, oh. Tingnan nyo na makakapal yung mga tae nila. So, napakaganda niyan talaga. So, yun mga farmers. So, dito sa farm, tatlong battery cages pa lang yun na maayos natin. So, yun pala yung pinakita ko sa inyo. Pero, pinakita ko na sa inyo yung idea ng paglalagay dito ng manok sa ilalim ng sagingan para may makuha rin tayong magandang resulta. So, magpaparami pa ako ng manok para yung iba kong mga sagingan is malagyan ko ng mga ganitong klaseng manok at battery cage type para mas makatulong ito sa akin. So, hope may natutunan kayong konting idea at kung may sagingan kayo, so, pwedeng-pwede nyo itong gawin. So, natry ko nga pala dati na free range lang yung manok dito sa aking sagingan. Ang problema, tinutuka kasi ng mga manok yung mga saging. So, maganda sana yun kung kawala lang. So, yung mga tae nila, pa kalat-kalat lang. Ang problema, kinakain nila yung saging, tinutuka, pag gutom yung manok. So, ngayon, yun na yung naisip ko para hindi nila makain yung saging, kinulong ko lang sila sa battery type cage. At ang kagandahan yan, ayan, maganda pa yung nag-resulta dito sa ating ginawa. So, yun mga farmers, short vlog lang naman ito at pinakita ko lang sa inyo yung pag-design ko ng kulungan nila dito sa ilalim ng sagingan para malaking tulong sa akin. So, kung nagustuhan nyo itong video na ito, mga farmers, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!